kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Bago pa man nagumpisang lumabnaw ang relasyon ni VP Sara kay Presidente Marcos Jr., ay matagal nang mayroong masamang tinapay sa pagitan nila ng isang babaeng senador na si Risa Ontiveros. I do not respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. August 20, 2024, ang petsa kung saan hindi na napigilan pa na magbanggaan ang kanilang mga personalidad at magkainitan sa pananalita ng talakayin sa Senado ang proposed budget para sa opisina ng Vice Presidente para sa taong 2025. Ating simplihan ng paliwanag at tukuyin kung saan at kung ano ang naging mitsa sa nangyaring bangayan ng dalawang babaeng may mataas na tungkulin sa gobyerno. Kung ang ilang mga senador ay ganito kainit tumanggap kay VP Sara at hindi na nagtanong pa kung ano-ano patungkol sa paghawak nito sa budget. I would like to express my utmost support for the proposed budget of the Office of the Vice President for fiscal year 2025. Just want to express my support for the proposed budget. Patuloy namin susuportahan ang pagbibigay ng sapat na pondo. I am here to show my full support to the passage, the immediate passage of the budget of the Office of the Vice President. Thank you. Pagdating naman kay Senadora Risa Ontiveros, ay iba ang nangyari. Diretso kagad ito sa kanyang katanungan tungkol sa proyektong paglalaanan ng budget ng Vice Presidente. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the Medical Assistance to Indigent or Financially Incapacitated Patients Program, o MAIF-IP, of the DOH, and DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, Disaster Operations, and is also similar dun naman sa Disaster Risk Management Program of the DSWD. Third, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, which is also similar to DOLES naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Ipinunto ng senadora na ang pinaglalaanan ng budget ng BC ay halos magkapareha lang din sa ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nagtataka ito kung bakit ito ang naisip na gawing proyekto ng BC na siya namang kaagad na sinagot ni VP Sara Duterte. Noong ako po ay nangampanya, tatlo lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At tatlo, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila,
libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions, pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Aminado ang VP na kahit papano ay may mga kasing programa na sa gobyerno ang proyekto na kanyang gustong punduhan. Pero dahil sa eksperyensya nito na palaging kulang at marami pa rin ang nangangailangan, rason para pinunduhan niya ang mga ito. Sa sumunod na tanong ng senadora ay tinanong nito ang VP kung ikukonsidera ba niyang ilagay na lang ang pondo na kanyang budget doon sa mga ahensya na may katulad niyang programa para ma-align kesa magkahiwalay pero pareha lang din na klase ng programa. Ikukonsider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Sa sunod na sagot ng VP ay ito na ang umpisa ng mga susunod na bangayan ng dalawa. Prinisenta ni VP Sara ang kadalasang nangyayari pagdating sa bigayan ng ayuda kapag manggagaling ito sa kalabang partido. Magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan, na pupulitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Ang mga ganitong klaseng galawan ay totoo namang nangyayari. Normal na ito pagdating sa mga barangay. Kahit si Senador Amy Marcos ay kumbinsido sa galawang ito. Talagang hindi naman sa barangay lamang napupulitika yung ayuda, pati dito sa mga senador, pati sa ating pangalawang pangulo. Lahat ng mga sagot ni VP ay nakalista sa papel ni Senadora Risa, kaya walang kahirap-hirap itong matandaan kung ano ang mga sinabi ng VP. Sa sunod na sinabi ng senadora ay dito na uminit ang ulo ng Vice Presidente bago pa man masabi ng senadora ang kanyang pangalawang tanong. Ito ang sinabi ng senadora na ikinataas ng VP ng VP. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Hindi pa man natatapos ng senadora ang kanyang pangalawa at katapusang tanong, ay siguradong mainit na ang pakiramdam ng VP dahil sa narinig nitong statement mula sa senadora. Pero ganun pa man, ay pinatapos niya muna ito sa pangalawang tanong bago siya bumira. Ito ang huling tanong ng senadora. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa contents ng librong ito?
na bibilihin ng gobyerno for distribution. Ilang libro ang bibilihin at i-distribute, Madam Chair? Nang sumagot si VP Sara ay ito na ang umpisa ng pagtaas ng tensyon sa loob ng Senado. Nang kalkalin ito ang mga sinabi noon ni Senador Riz Ontiveros laban sa kanya at sa kanyang ama. Maliban pa sa sinasabi niyang pinupolitika ang paghingi niya ng budget para sa susunod na taon. Madam Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Riz Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Riz during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte nahirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Maanghang at direktang banat ang ginawa ng VP sa kapwa nito babae na senador na si Riz Ontiveros. Sa sobrang gigil siguro ng VP ay nakalimutan na niya kung ano ang pangalawang tanong ng senadora. Kaya pinaulit niya ito na siya namang sinagot ni Ontiveros. Sabay pasaring sa Vice Presidente. May we request, Madam Chair, that Senator Riz Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Ang sumunod na mga nangyari ay mas lalong uminit pa nang magmatigasan si VP Sara para sagutin ang tanong ng senadora kung hindi lang pumagitna ang chairperson ng budget hearing na si Grace Poe. Malamang sa malamang ay wala sigurong sagot na makuha ang senadora. Ito ang mainit na banggaan ng dalawang hindi gusto ang isa't isa. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bag sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing
the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator kind of Valentino, attitude. Senator Valentino, do you have a... Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate... Ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Is it history? Is it, what is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Sa wakas, ay nasagot na rin ng VP ang katanungan ng senadora. Pero kung hindi dahil kay Senador Grace Poe, ay siguradong walang makukuhang sagot si Ontiveros
dahil sa banas na si VP Sara. Humirit pa si Senador Risa Ontiveros at sinabihan ng VP na ang lahat na nangyayari sa kanilang pinag-uusapan sa Senado ay hindi lahat tungkol lang sa kanya dahil tungkol daw ito sa pera ng bayan. Hindi na bumira pa ang VP dito kaya tuluyan ang natapos ang hearing. Madam Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record, Madam Chair. Thank you, Madam personal, Chair. But yes. I understand the emotion is high. Katulad ng inaasahan ay hati na naman ang reaksyon ng taong bayan. May mga kumakampi sa VP at sinasabing tama lang ang ginawa nito sa senadora dahil nagpakatotoo lang daw si Inday Sara nila. Para naman sa mga taga-suporta ng senadora ay sinasabi nilang naging sobra sa pagka-self-entitled ng vice presidente. At kung ano-ano na ang mga sinasabi kahit na hindi at wala namang kaugnayan ito sa pinag-uusapang hearing tungkol sa budget para sa susunod na taon. Ang tanong, kung mag-isa lang si Senadora Risa Ontiveros na pumalag kay VP Sara at kumwestiyon sa kanyang mga planong mga proyektong paglalaanan ng kanyang budget, ano kaya ang mangyayari at ilan kaya ang papalag sa Kongreso sa oras na dadalo doon si VP Sara? Ikaw, matapos mangyari ang budget hearing at bangayan ng dalawa, kanino ka ngayon panig? Kay Sara o kay Risa? Nakuha na po kayo ng libro. Hindi niyo ba may dedication? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.